Ito po yung pinakagusto kong template ng periodic test results. Dahil po sa automatic na po lahat at napakadaling gamitin, lalong-lalo na po yung sheet po para sa best at least mastered competencies. Ipapakita ko po sa inyo kung paano gamitin ang template na ito. Itong nandito pala sa mga sa cover page, na-edit po to. Na-edit po itong text dito. Halimbawa po, pwede po natin gawing 5 yan. Pwede po natin i-edit yan. Yung school year, na-edit din po yan. Itong grade, na-edit din po yan. So, papakita ko po sa inyo kung paano gamitin ito. I-click lang po natin ito para makita po natin yung MPS ng lahat ng learning areas. Ayan po. Ito po, 8 learning areas lahat ito. Pati itong mapping, nandito na rin po yung 4 na components. Dito lang po tayo maglalagay ng score. Halimbawa po, 38. Ayan po, automatic na rin pong magbabago tong overall score dito. Ayan po. Magbabago po yan. At meron na rin pong automatic na ranking ng score ng mga bata. Hanggang 100 plus po ang pwede nating encode na learners dito. Ayan po. Hanggang 120, pwede po natin i-encode ang 120 learners dito. Dito po sa ibaba, kung titignan nyo po, nandito na rin po lahat yung summary. Nandito na rin po yung mean, median, standard deviation, mastery level. At itong number of test item po, na-edit po dito. Pwede po natin palitan yan. Halimbawa, 40 lang yan. Ayan po, pwede po natin palitan yan. Itong number of learners tested, automatic na po yan. Yan po, 31. Bakit po 31 yung iba 32? Ang ibig sabihin po niyan, may isang bata po na hindi naka, siguro absent yan, hindi naka-take ng test. Kaya, yung number of learners tested po dito, 31 lang. Ayan po. Yan po yung percentage ng pupils above 75 and above at 75 below. Nandito na rin po. So, ayan po yung overall mastery level or MPS. Ang kagandahan po dito ay iseselect na lang po natin yung learning areas. Ito po. Ito pong MPS. Ito po yung individual learning area po. Pwede po nating i-print ang bawat learning area. Ito po yung sheet nito. Printable po ito sa longband paper. Meron na rin pong summary dito sa ibaba. Kagaya po doon nasa harap kanina yung 8 subjects. Pero ito po, individual subject na po ito. So, dito po, dito po tayo magse-select. Dito po sa sheet na ito, dito po tayo magse-select ng learning area na gusto natin. Kung pansinin nyo po yung score, pag magse-select po tayo ng another learning area, magbabago po yung score. At nandyan na rin po yung rank. Automatic na po yan. Magbabago po. At saka kung science po ang pinili natin dito, doon po sa sheet ng frequency of error, best mastered, science po ang ma-select doon. Tignan po natin. I-click po natin itong home icon. Then, tignan po natin itong frequency of correct responses. Ayan po, science po yan. Automatic na po itong correct responses dito. Ayan po. Automatic na po yan. Ito po, level of difficulty naman po dito sa correct, frequency of correct responses, ang remarks. Doon rin po sa best mastered, yung sinasabi ko sa inyo kanina na ito yung pinakagusto ko dahil automatic na po. Automatic na po ditong magpapalit o magkakaroon ng competencies. Ito po yung best mastered, ito po yung top 1 dahil
Ayan po, top 1 po yan, top 2. Ito po yung mga, ito po yung item na kung saan pinakamaraming bata ang nakakuha ng tama. Ayan po, automatic na pong magpapalit yan. Pati rin po ito, automatic na po. Ito pong competencies na ito ay manggagaling po sa input sheet for competencies. Makikita po natin mamaya. Tignan po natin yung science. Pansinin nyo po yung ano, yung item number. Magpapalit po yan pag magpapalit tayo ng learning area doon sa pinanggalingan natin kanina. Puntahan po natin yung subject, individual sheet for individual subject. Ito po. Ayan. So science po yan. I-click po natin itong subukan po natin itong ano, itong help. Ayan po. Ayan po yung ano, automatic na pong magpapalit. Tingnan po natin yung help dito sa frequency. Ayan po. Yung item number, ayan na. Palitan na. Napalitan na po yan. Then, dito po sa best mastered, ayan po, tingnan ninyo. Napalitan na rin po itong ano, itong learning competencies. Kung hindi po natin mabasa yan, dahil medyo maliit po kasi itong space, ilayin lang po natin itong linyang pababa para makita na kulang pa, medyo mahaba yung, ayan po, ganyan lang po ang gagawin natin. Dito naman po, halimbawa lang, top 5 lang po ang gusto nating makita. Ayan po, 1, 2, ayan po, hanggang dyan lang ang gusto nating makita. Ang gagawin po natin, i-hide na lang po natin itong excess na cells na ganyan. Ayan po, i-click po natin yung hide. Ayan po, 5 lang po, top 5 lang po. Kung titignan nyo po dito sa una, parehas po sila. Parehas po yung item number at dito sa list mastered. Ayan po, parehas po yan. Parehas po yan. So, ang gagawin po natin, kasi itong list mastered, yung pinakamababa na 5. So, ang gagawin po natin dito, i-hide po natin itong 5. Kasi itong 5 ito ay parehas po dito sa taas. So, ang gagawin po natin dito, i-hide na lang po natin itong 5. Na ganyan. Kasi yan yung ano po eh, best mastered yan. I-hide po natin. Then, dito na po tayo maglalagay ng yung list master. Magna-number na po tayo dito. 5 lang po. Ganyan. Then, dito sa sobra na naman, i-hide na naman natin. Ayan po. Yan po. Ganito po ang gamit ng sheet na ito. Ito po yung pinakagusto ko. Wala na pong kahirap-hirap na hindi na po tayo naguguluhan kung saan natin ilalagay, kung ano yung mga item na kung saan ay maraming mga batang nakasagot. Dito po tayo naguguluhan talaga. Kaya ang ginawa ko po, para wala nang kahirap-hirap, ginawa ko na pong automatic. So, tingnan po natin yung sheet for this learning competencies. Ito po, ito lang po ang i-click natin. Dito, i-type na po natin lahat ito. Lahat po, nandito na po lahat ng learning areas, lahat ng competencies. Dito na po natin i-type lahat yan. Wala na po. Kahirap-hirap sa madaling salita, for the next school year or first periodic test na naman, nandito na po yan. Magpapatest tayo, mababago na po yung ano. So, ang siguro, tatanungin ninyo kung how about for the second periodic test, i-rename na lang po natin itong template. I-rename na lang po natin. Doon po sa correct responses, makukuha po natin yung mga correct responses. Dito po, i-click po natin itong mga learning areas para makita po natin yung item analysis. Ayan po. Dito po tayo ngayon maglalagay ng mga mag-check. Halimbawa po, yung unang bata, ayan po, mali niya yung number 22, i-X lang po natin yan. So, itong, kung papansin niyo po itong dalawang values dito, numbers,
Ito pong tingnan nyo po, pag maglalagay po ako ng X dito, mababago po. So ang ibig sabihin, itong number pong ito ay sum ng mga X niyan. At itong number pong itong 28 na ito, ito po yung nanggagaling doon sa MPS. Manggagaling po dito. Dito po manggagaling. Ayan po. Ayan to. Nasaan na yun? Ayan to, 28. Dito po manggagaling yung dito sa test item analysis. So, ang gagawin lang po natin, kailangan po match yan. Match po dapat itong 28 at dapat 28 din po yan. Tignan po natin kung ano yung mali ng bata. Halimbawa, yung mali ng bata sa test ay yung number 17. Kailangan pong i-match natin na ganyan. Kung saan yung mali ng bata. Ayan po. Yan po. Dapat po parehas yan. Para makuha natin yung correct responses. Kasi yung correct responses po dito po manggagaling. Dito na po manggagaling. Ayan po. Dito na po manggagaling. So, ang lowest po dito ay 17. Ayan po. 17. Ang item po na lowest ay yung 30. Tignan po natin. Tignan po natin sa frequency of correct responses. Kung talagang 17 yung ESP. O, help naman po yan. So, kailangan palitan po natin yan ng ESP. Dito po tayo magpapalit ng ESP. Ayan po. So, tignan po natin yung number 30. Dito po tayo sa dito po tayo sa frequency. Item number. Ayan po. At yan po yung item number 30, 17 po ang nakakuha. Match po sila. Ganyan din po sa best and least mastered. Tignan po natin. ESP yan. At yung anong top po ng 17. Nahuhuli po yung 17. Naka-hide po. Unhide natin. Ayan po. Kulelat po. Ay, may 16. May 16 pala. Hindi ko nakita. Ayan po. Ayan po yung ano niya, yung item number niya, 30. May 16 pala doon. Hindi ko nakita. Tingnan ko nga kung talagang may 16. Ayun po. Tama po. May 16. Ito po yung pinakagusto ko talaga kasi hindi na po sumakit yung ulo ko sa paggawa ng pag-prepare ng periodic test result. Sana po magustuhan ninyo ang template na ito. At hindi lang po itong template na ito, marami pa po akong ginawa na pwedeng gamitin ng hindi lang po ng teacher sa elementary, primary. May mga template din po akong ginawa for senior high school. Meron din pong pang school head, lalo po yung mga pang report nilang mga SRC, SBM. Nandun po, posted po sa timeline ko. At nagdi-design din po ako ng logo. May mga nagpapagawa rin po sa akin ng school logo. Baka gusto nyo pong magpagawa sa akin. Gumagawa din po ako. Doon lang po kayo at saka hindi lang po yung school logo, may mga template din po, mga personalized na automated interactive file, automated na school forms na personalized na gustong ipagawa ng ipagawa ninyo. May mga nagpapagawa din po sa akin ng mga teacher, para kasi po iba-iba ang format natin, hindi po lahat ng division hindi po lahat ng school or district ay pare-pareho po ng template ng item analysis or anumang record. So, ang ginagawa na lang po nila, nagme-message sila sa messenger ko at iginagawan ko po. Subukan ko pong gawin kung kaya ko, kasi may mga template din pong hindi ko kayang gawin. Yun lang pong makakaya ko ang pwede kong gawin. Salamat po sa panonood nyo. Ang inyong lingkod, Tadeo Sar Fernandez, ang admin po ng Passionate Mentor.